Ayan, magandang gabi po mga kabatang Minor TV and welcome po for another episode ng Mari Faith. Good evening po, Sister Pearly. Kamusta magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapanalig, kapamilya, kapuso, kasapakat. magandang gabi po sa inyo lahat. Kuya Alan, magandang gabi. Nako, dalawa lang. Nako, good evening. Ganun talaga, matira matibay. Pero hindi tayo magpapatalo. Kailangan natin ituloy ang ating misyon para sa paglilingkod na ito, para sa ating advokasya, para sa pagpo-promote ng bokasyon dito sa Batang Minor TV, para sa pagpo-promote ng spiritual growth and syempre enhancement din, yung kumbaga additional knowledge about faith. At yan din ang karisim ng Religious of Catechism of Mary na kinabibilangan nila ni Sister Pearly. At ng Pasko na kinabibilangan ni Brother Carlo na ngayon ay nasa ibang lugar at nagmi-mission. Kasama si Brother Pip. Si Brother Pip din ganun din. Nasa ibang lugar din. Ano, Sister Pearly? Opo. Sana'y makahabol sila. Bilisan ang nantakbo para makahabol. Pero so, kung ganun pa man, kuya, kahit dadalawa tayo ay sasamahan po tayo ng ating mga kapatid, ano po, yes, through online sa pagdi-discuss, pagbibigay ng reflection, pag-aalaala, pag-aaral sa ating pananampalataya. Ano po, ito pinag-uusapan natin, hindi lamang po for the sake na may mapag-usapan, kundi alam po natin na ito'y makakatulong sa atin sa pag-unlad sa ating pananampalataya. Amen, amen, sister. At pero bago natin ituloy, ano, shout out muna ako ang nanonood sa atin, si Sister Ellen Castro. Good evening po, RCM sister. Si Elandre Bahador. Good evening po. Si Carmelita Bernardo. Hello po. At nako, mag-comment lang po kayo kung meron po kayong mga katanungan. Sasagutin po ni Sister Pearly yan. At ni Kuya Alan. Sasagutin po namin. Sasagutin po namin. At bago tayo magsimula, kagaya ng nakagisna natin sa seminaryo at sa kumbento, di ba? Pag nagpo-programa tayo, nagsimula tayo sa panalangin. So samahan niyo po muna kami sa isang maikling panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay pinagtagpo-tagpo niyo po huli ngayong gabi upang makapag-usap, makapagkwentuhan, upang makapagbigay ng kaalaman, makapag-share sa kapwa namin, sa mga kapatid namin, lalo na po yung mga nanonood sa amin ngayon, ng kaalaman about faith, kaalaman, dagdag kaalaman about pananampalataya. At maganda po ang magiging topic po namin ngayon at sana po may mapulot po sila ng mga aral at sana po lahat po kami ay may matutunan at maisabuhay po namin yung aming mapagninilayan ngayong gabi. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan mo, sa ngalan ni Jesus na iyong anak at sa tulong ni Maria na ang aming ina. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Nako, sister, ang dami nag-shout out dito ngayon. Si Madera Hazel, Bing Navarro. Napatikista po yan. magandang gabi po. Nako, sister, itong opo, panahon natin ngayon ay Kwaresma, panahon ng Kwaresma. Opo. Pero bago natin ituloy yan, ano, shout out muna tayo sa mga tumutulong sa atin, lalo na yung social media partner. Naka-live din po tayo sa iba't ibang parokya sa Diocese ng Malolos. At magandang gabi po. At salamat po sa inyong panonood ng Mari Faith. At ito po ay isang programa na kasama namin ng RCM Sisters at ang Pasko upang ang goal po nito ay makapagbigay ng konting kaalaman about faith, Mari Faith. At ang Batang Minor TV po ay isang social media platform na binuo po para po sa Immaculate Conception Seminary at ito po ay nagpo-promote ng vocation at ng spiritual growth. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi. So sister, panahon ng Kwaresma. Nako, marami tayong nakikitang mga post na yan.
yung kagaya po yung minsan may nakita ako, 3 pillars of length. Ano po ba yung sister? Opo. So, use po tayo ng mga katikista pag sumasapit po ang Kwaresma. Ano po, iniisip na natin yung nakalagay na po sa mga tarpaulin, sa mga design po sa simbahan, yung 3 pillars po, yung fasting, prayer, at saka almsgiving. Ano po. At saka kuya, nausok po ngayon yung bang, nakikita ko lang po kasi sa FB na flooded po ang ating mga, ang FB ngayon ng mga, ano ba yung mga pwedeng gawain in 40 days? Ano po? Yung 3 pillars na ito po ay, kumbaga, ipapractice in 40 days, may naka-assign. Halimbawa, sa isang parokya, isang araw na to, ngingitian ko yung mga makakasalubong ko. Sa araw na to, hindi ako kakain na, hindi ako magko-coffee. Sa araw na ito, maganda po kuya, magandang practice ano na in 40 days, talagang makikita nila na kaya pala. Ano po, kaya unti-unti. Although, parang peti-peti, pero malaking bagay po yun, kuya. Ano po? Kasi, kuminsan, marami, sa totoo lang po, kuya, marami naman po ang hindi po mapansin dito. Ano po? Parang para sa kanila, ang pagsapit ng Kwares, may para lang sa mga taong simbahan. Ang Kwares, may para lang sa mga parit, sa mga madre. Ang mga Kwares, may sa mga mababait lang. yun nga, sister, ang medyo nakakalungkot. Pero na, minsan kasi may intindihan mo, lalo na sa buhay naming mga laiko, sister. Ano, mahirap po talagang ang experience ko dyan, 3 pillars of life, prayer, fasting, and thanksgiving. Pero marami rin, natutunan ko rin kay Father Joselyn, marami rin namang bagay para magawa yung mga bagay na yon. Kasi itong 3 pillars na to, sister, medyo general masyado. Kaya malaki nga tulong yung mga, yung sinasabi mo, yung mga 40-day challenge, malaking tulong yon. Kasi ang sinasabi naman natin sa simbahan, kahit maliit, okay lang. Basta, kumbaga, nagagawa. Tsaka maganda rin yon dahil nakakatulong yon. Para ma-practice, hindi naman kasi, alam mo yon. Minsan kasi, depende po sa, ako na-observahan ko, sister, ah. Depende kasi sa nakagawian, diba? Yung nakagisnan. Maswerte ako kasi ako, nakapasok ako sa seminaryo, medyo naiintindihan ko kung ano-ano ito. No? Pero, ano ba itong 3 pillars of Lent na to, sister? Yung prayer, fasting, almsgiving. Ano po ba yung basehan po nito? Opo. Kuya, yung nakakatuwa po, kung yung mga nanonood po sa atin ngayon, kung ating mga Kamari Faith ay nanonood din ng verbum ni Father Joselyn at saka ni Kuya Pip, napakaganda ko po kuya, talaga inspired at saka ang dami ko natututunan. So kagabi, ano po, ako ay naging member ng team replay, ano po. Pero pinanood ko po, ang ganda-ganda ng kanilang pagtalakay tungkol sa limos. Tapos sa next Friday po ay sa panalangin, ano po, nakaraan po ay fasting. So ito po ay kumbaga nag-ugat na paano po natin tutularan si Jesus. Kumbaga ito ay pakikiisa natin, pakikibahagi at paglilinis, sabi nga nung narinig ko sa isang recollection na ang Lenten daw po ay parang general cleaning. Although, hindi naman kasi po tayo pagka-Kwaresma lang nangungumpisa at nagpa-practice ng mga pious things na to, kundi araw-araw. Kaya lang pagdating ng Kwaresma, parang kumbaga sa paglilinis daw po, ito ay general cleaning. Ano po? Di ba, kuya, pag naglilinis tayo lang, mga ibabaw, yung mga iba, mga nakikita lang natin, pero kapag general cleaning, hihilahin ang mga cabinet, diba? Isisin lahat, mga cabinet, yung itaas, gilid, gitna, at lahat po yan. Mm-hmm. Ganun daw po yung Kwaresma, talagang mag-general cleaning tayo. Ano po? Pero kuya, hindi naman din itong 3 pillars lang po yung ating topic ngayong gabi. Mm-hmm. So, sa sinabi po ni Father Joselyn na, sabi niya, go beyond, let's have an extra mile. Ano po, hubak-bak pa tayo ng extra pa. Kasi ito pong 3 pillars, familiar na po tayo kahit na nakahiga, nakaluhod, nakatumba, natutulog. Alam po natin ito. Pero ang pag-uusapan natin po ngayong gabi ay paano po ba natin ito mas mapapalalim pa? Ano po, itong pillars na ito na sabi nga, sapat na ba? Sapat na ba na ako ay yung sa almsgiving, yung topic ni Father kagabi, paglilimos.
Sapat na ba? Which is tama po, ano po, napakalaking bagay po na naglilimos tayo, nagbabahagi po tayo. Lalo ngayon, ang daming nangangailangan. Dala ng pandemya, war, ano po, disaster na nangyayari sa atin, ang daming pwedeng tulungan. At hindi lang po tayo kailangan doon lang tayo tumingin sa malalaki. Maliliit yung katabi natin nangangailangan. Ano po? Sabi nga, to seek the least, the last, and the lost, ito po yung ating tutulungan. Pero, paano natin masasabi yung extra mile to go beyond? Sabi nga po, sa social teachings of the church, ano po, hindi lang po tayo maglilimos. Ano po? Kuya Nat, yung mga estudyante ko po dati, mga fourth year, sa klase ko po sa morality, tinatanong ko sila, paano nyo tutulungan ang mga street children? So, ang dami nila, kuya, ang dami po nilang mga sinabing mga idea. Bibigyan ko ng ganito, bibigyan ko ng ganyan, tuturuan ko sumulat, okay, tatanggapin ko, papapasukin ko, lahat yan, bibigyan ko ng damit. Sabi ko, ano pa? So, walang makahula. Sister, meron po ba? Ang dami-dami na nilang sinabi. Sabi ko, malaki ang maitutulong nyo sa mga street children. Sister, ano po yon? Sirit na. Sige, sabi ko, huwag kayong magdagdag ng street children. Mag-aral kayong mabuti. Mag-asawa kayo sa tamang panahon. Para kapag nag-anak kayo, hindi magiging street children. Di ba? Ganon din po ito sa mga nangangailangan, sa mga kapos, sa mga mahihirap. Noon nga po, ang salita lang natin, mayaman at mahirap. Pero ngayon po, meron pang the poorest of the poor. Di po ba? O ba, poorest of the poor? Talagang dukhang-dukha. Pero ang paglilimos po, when we go beyond paglilimos, is yung huwag tayong maging dahilan ng pagkakaroon po ng mga mahihirap. Di po ba? Huwag tayong maging dahilan pa para magkaroon ng least, last, and lost. Sa ano kuya, sa seven, anong tawag nila doon? Seven new mortal, social mortal sin. Mm-hmm. Ano po? Opo, narinig mo na yung kuya? Seven new mortal sins? Baka maalala ko pagka, ano, opo. Bago sa isa po dito, opo. Seven social mortal sin. Eh, opo, parang, isa po dito kuya yung ano, huwag tayong maging dahilan, ano po, ng paghihirap ng tao. Kasi po, yung seven social, ewan ko kung matatandaan ko kuya, drug addiction, pollution, yung pag-experiment sa tao, yung genetic modification, maging cause ka ng mga injustices, sobrang pagpapayaman, ano nga ba yung isa? Hindi ko maalala kuya. Basta yun, so nakapasok po doon na yung gluttony po ba sa ayun, financial, yan po, gluttony, sobrang hindi masamang magpayaman. Pero ang sinasabi ng ating social teachings ay sa tama lang, ano po, sa tama lang. Kung ito pong almsgiving natin ay ilalagay natin dun sa punto na we go beyond na, yes, nagbibigay ako. Pero tingnan din po natin ang ating sarili, baka mamaya cost din po tayo, kaya nawawala yung iba. As simple as, halimbawa kuya, nagbigay si Kuya Pip ng isang masarap na crispy pata ng Norsagaray. Uh-huh. Good for the two of us. Ano po? Uh-huh. Good sa atin dalawa. Ang problema, nung nilapag dyan ni Kuya Pip, kinain mo lahat. Nawalan ako. Correct. Di po ba? Hmm. So, nawalan ako. Kaya kapag ka kumukonsumo ka ng sobra na hindi naman due for you, ninanakaw mo yun sa akin. Mm-hmm. Di po ba? So, meron po tayong seven mortal sin. Hindi po yung tatanggalin. Na po, ito po yung talagang seven capital sin. Ano po? Ito yun po yung root eh. So, ito naman po social sin ay pinagmumulan din po ng marami pang kasalanan. Mm-hmm. Yung sobrang pagpapayaman. Di po ba? Sinasabi nga po ay yung fasting, ano po, di ba yung almsgiving, sabi ko, when we go beyond, ibig sabihin, huwag tayo maging cause ng paghihirap ng iba, maging just po tayo sa pagpapasweldo,
Hindi po ba? Huwag nating kuhanin yung hindi para sa iba, ayon para sa iba. Halimbawa, sa estudyante, kung i-apply po natin sa estudyante, sa mga katikistang correct. Nagtuturo, ano po? Ten Commandments, ano po? Yung pagnanasa ng mga hindi mo gamit. Yung pagnanakaw. Yung pong mga bata na sinisira, silya, yung mga CR, ano po? Pagpupulyot. Pagnanakaw yun eh. Sabi niya, sister, bakit po pagnanakaw? Hindi pa pag sinisira mo yung silya, ginagawa mong rocking chair, hindi naman rocking chair yan. Ano, sinusulatan mo. Hindi ba ninanakaw mo yung chance na magamit yan ng susunod na generation? Likewise po doon sa mga CR na sinisira natin, yung mga pinupulyot nating ilog, ninanakaw natin. Hindi po ba? Ninanakaw natin yung pagkakataon ng iba na makaswim sila sa malinis na tubig at makakain ng masarap na isda. So ito pong pollution talagang social sin. Bakit social sin? Social sin po ito. Halimbawa ako, nagtapon ako ng isang candy, isang balat lang naman ng candy. Ganun din inisip mo, ganun din inisip ng 1,000 tao, isang balat lang ng candy. Malaking bagay, di po ba? Makakapollute na po ito. So, itong pillars po na to ay when we go beyond, yes, hindi tayo maging cause ng poverty ng iba. Pangalawa, pag sinabi natin yung fasting, nagli-lead po ito sa atin na go beyond. Hindi lang po to discipline myself sa pag-mall, coffee, yan, kuya, di ba? Isa yun, hindi na ako magko-coffee, hindi ako mag-mall, hindi ako magse-cellphone, hindi ako magpe-Facebook, ang dami yan. More than that, go beyond. Di ba, fasting? Kapag ka po na-master natin na ating sarili, na-control natin, ano po, nagkaroon tayo ng strict discipline, hindi lang po para masabi natin disiplinado tayo. Ano po? Tingnan natin yung reason bakit kailangan natin disiplinahin more than that, hindi lang sa material things, kundi matutunan po natin wag sabi ng enough. Hindi po ba? Enough. Sapat na to. Hindi ko kailangan ng sobra-sobra. Kaya nga po, give us this day our daily bread. Ano po? Hindi natin sinabing, Lord, give us food for the coming 10 years. Ano po? Give us this day our daily bread. So, amen. We learn to say enough. Yung sapat na. Para sabi nga ni Father Joselyn kagabi, para yung iba naman mayroon. Diba? Yung kwento nga po ng misyonero kuya na umakit ng bundok. Tapos nakita nila yung mga misyonero may ang nag-guide sa kanila ay yung mga katutubo. Nakita nila yung bayabas, maraming bunga. So, sige sila ng kuha, kain. Tapos, nung nabusog na sila, kumuha sila ng marami nilagay sa bag para sa travel nila, dadahin nila. Napansin po nila yung katutubo, hindi kumuha, kundi kumain lang. Sabi niya, ba't hindi ka kumuha? Sabi niya, kasi may iba pang dadaan para ma-enjoy din nila yung bayabas. Di ba ba? Yung ganun, discipline. Ano po, hindi lang ako, hindi lang akin. Likewise, sa prayer, fasting, thanksgiving, prayer. Sa prayer po, tama. Hindi ko po sinasabing mali yung three pillars kasi kundi ang pinag-uusapan natin, we go beyond. Sa prayer, yes, nagpa-pray tayo sa ating sarili, pagtitika. Better still po ay, we pray, kumbaga, when we pray our Father, every time na dadasalin natin na our Father, tandaan natin, nagdadasal tayo kasama ang simbahan. Opo. Kapag tayo nagdasal, isama natin ang ating mga kapatid. Isama natin yung mga nakakasalamuhan natin. Hindi lang yung nagpadasal sa atin, hindi lang yung nakasalamuhan natin, hindi lang yung mga kaibigan natin. Yung bang sa araw-araw, pagsakay mo ng jeep, pagpray mo yung mga kasakay mo. Lord, maging safe sila. Lord, yung driver, bigyan mo naman ng maraming pasahero. Lord, lahat po ng makakasalamuha ko ngayon, bless them. Lord, yung mga nakasalamuha ko kahapon, bahala ka na, marami silang problema. Yung ganun po ba na, sabi ko nga sa inyo noon, nabanggit ko na po ay, yung sabi ni St. Augustine, I do not wish to be saved without you. Yung salvation is always communitarian. Ano po? So, we pray for each other. Sama-sama tayo maglalakbay. At yan po kuya yung punto nung
topic natin ngayon, yung social teachings of the church. Ano po, have you heard that, Kuya? Social teachings. Opo. Yes. Usually. Opo. Yun nga eh. Yun nga yung kwan eh. Yun nga yung minsan nakakalungkot, sister, ano. Marami sa atin, alam nga yung three pillars, yung basic information, yung tatlo, di ba? Almsgiving, prayer. Pero, kumbaga, idinadaan, like ako, alam ko yung konsepto, alam ko yung principle, pero minsan mahirap isabuhay eh. Kasi hindi mo naiintindihan. Wala kang malalim na ano na minsan pala yung ginagawa mo ay kasalanan na pala na hindi mo alam. Kasi kagaya niyan, sabi mo kanina, di ba, may mga social sins na sinasabi na pwede makadagdag sa aking natutunan ngayon na meron palang mga bagay na pagka ginawa ko, eh nakaka-apekto sa ibang tao. So, anong gagawin ko? So, pag-iisip muna ako bago ako gumawa o bago ako makaisip ng gagawin na isang bagay, eh isipin ko muna kung ito bang bagay na gagawin ko ay may effect ba sa kapwa ko or sa kalikasan, oh. 'Di ba? Parang ganoon eh. Parang yung lagi nating naano dito sa internet, 'di ba? Think before you click. Isa rin 'yon, okay, correct. 'Di ba? Halimbawa, magpo-post ako. Nako, galit na galit ako kay Ganer eh. Ah, ipo-post ko na, sasabihin ko, galit na galit ako sa iyo, ganyan. Minsan kasi, hindi natin naiisip na yung nakakabasa rin, yung mga marites dyan, hindi ma-repate, eh, kumbaga, dagdag tayo sa kasalanan sa kanila kasi, syempre, tayo di ba, pag-iisipan tayo ng masama. Okay? Ganun din yung napagkaano, eh, masyadong nakakasakit din tayo sa kapwa. Kaya nga, think before you click. Kumbaga, isipin muna natin bago natin gawin ang isang bagay. So, think before you act. So, yun yung nakakalungkot, sister, kasi kagaya ko, miski ako, alam ko yung fasting, hindi man ako nakakapag-fast kasi ang alam ko lang na fasting is yung sa pagkain. So, meron pa palang ibang paraan para mag-fasting. Diba, sister? Tapos, okay. Gaya almsgiving, eh paano nga naman kung wala rin ako maibibigay? You cannot give what you cannot have. Diba? Bakit? Pera lang ba ang pwede nating ibigay? Yung natutunan natin kay Father Roselyn kagabi, diba? So, yun yung, ang tanong ko ngayon, sister, eh, paano ba natin mapapalalim? Tama yung sabi mo eh. Through social teaching, ano ba to? Paano ba natin mapapalalim? Ano ba yung pwede pa nating gawin para unti-unti eh magawa natin itong mga bagay na ito. Bibilib ka nga, sister, okay. Di ba? May fasting din naman ang mga kapatid nating Muslim, di ba? Bakit sila nagagawa nila? Di ba? Yes, kuya, totoo yan. Bakit, totoo, bakit especially sa Saudi Arabia, nandun si brother Christian, si Doc Christian. Kinekwento niya minsan, sister, talagang pagka yung panahon ng Ramadan, talagang very disciplined yung mga Muslim na they will not eat, you know, food, something like that, di ba? Pina-follow nila. Eh, yun nga yung napatanong ako, sister, eh, bakit tayo eh medyo hindi natin nagagawa yung ganun. Diba? Siguro kaya kasi nga minsan kulang tayo ng pag-unawa na nandun lang tayo sa simple na magpapasa ako kasi magda-diet ako o kaya sabi nga ni Kuya Pip eh para makatipid ako. Ano po, hindi natin napapalalim pa. Maaring kasi kulang ng kaalaman, ano po, maari naman na indifferent po tayo sa mga ganyang bagay, mga Catholic po. Totoo yung kuya, yung mga Indian po na Catholic na nag-aaral sa Fatima, pag Kwaresma, after Kwaresma, pumapayat sila. Napaka-strict po nila. Tsaka talagang sinusunod nila yun, kung ano yung fasting na yan. Tayong Pilipino, weather lang. Ano po. Pero ito pong pillars of ano na to, ng Lent na to ay in-establish po ng simbahan kasi ito po yung makakatulong sa atin, sa ating kabanalan. Pero ngayong gabi po, tignan natin sa ibang anggulo. Same,
pero sa ibang anggulo. Ano po yung anggulo na to? Yung social dimension po nito. Ako, yung ginagawa ko, nakaka-apekto sa aking komunidad. Ano po, kagaya nga po nito. Itong social teachings po natin na usually hindi ganun pinag-aaralan, hindi pinag-uusapan, kasi para bang pag social teachings ang pinag-usapan, ang dating kagad sa iba ay mga rebelde yan, komunista yan, ano po, hindi. Sinasabi lang kaya nga ng simbahan, social teachings of the church. Kasi ibig sabihin, ang simbahan ay hindi natutulog. Ang simbahan ay conscious, ano po, aware, na meron tayong duties, responsibilities, and rights na dapat natin protektahan. Kasi ito po ay nagiging tulong o sagabal sa ating pag-unlad espiritual. Ano po, itong social teachings po na to ay hindi, sabi ko nga, hindi masyadong pinag-aaralan. Ito po kuya, yung totoo, nung una ko itong marinig ng pinag-aaralan po namin sa Santa Isabel College, ano po, sa Archdiocese po, yung Catechetical Institute ng Archdiocese of Manila. So, ang teacher po namin dito ay isang Benedictine. So, talagang palabanan na po. Kuya, hindi ko naintindihan. Ang social teachings. Tulog na tulog ako dyan. Hindi ko maintindihan yung Rerum Novarum, Solicitudore Socialis, ano po, Populorum Progressio, ano ba yung mga pinagsasabi? Sila nung ka-classmate namin na seminarista, ano, sila yung dalawa nagtatalo lagi. Tapos nauuwi sa magkagalit na sila. Ano, nagbabatuhan sila ng mga tungkol sa mga issues sa politika. Parang ganun ang nagdating sa akin. Kaya pag sinabi social teachings, pagiging rebelde to, hindi eh. Ito ay kumbaga isang dimension ng buhay natin at dapat pinigibigyan natin ng pansin. Bakit? Kasi sabi nga, yung bawat gagawin ko, yung bawat decision ko at yung aking ikikilos, maapektuhan ng aking komunidad. Amen. Hindi naman ako lang. Lahat yan maapektuhan. Kaya halimbawa, ito, social teachings. It started in 18th century, kuya. Ano po? Kung saan yung French Revolution, ano po, tapos yung pag-unlad ng yung industrialization. So, nakita ng simbahan na parang kay Moises, umiyak ang mga Israelita at narinig ng Diyos. Ano po, nung panahon na to, umiiyak ang tao at narinig ng Diyos. So, sinugo ang mga kumbaga ang mga taong simbahan, ang ating magisterium ay inspired by the Holy Spirit at binuo nila ito. Nung panahon po na yun ay dahil sa pag-unlad ng industriya, ang naging focus po ay profit, hindi yung tao. Ano po? Yung bang kasi, ang daming trabaho, konti ang pasweldo. Tapos, dahil nga po pag-unlad, ito'y trabaho, ang gagawain, maliit ang sweldo, pero kakagatin ng isang taong mahirap yung maliit na sweldo kaysa sa walang trabaho. Ano po? Ang focus po ng mga kapitalista is kumita. Nawawala po yung dignidad ng tao. Ano po? Tandaan po natin, ang pinaka-pundasyon ng social teachings ay ang dignidad ng isang tao. Itong dignidad po na to ay hindi naman natin ginawa lang. Ito'y bigay ng Diyos. Galing sa Diyos, hindi our own effort. Galing ito sa Diyos, bigay sa atin to ng Diyos. We are created in His own likeness and image. Ginabayan tayo ng Diyos. Si Jesus Christ nag-alay ng buhay para sa tao. Yung Holy Spirit dwells in us. So, yun, dignidad na yun, di ba, na meron ng isang tao. So, itong dignidad na ito ng isang tao, hindi natin dapat niyayapakan, hindi natin binabaliwala. So, sa pagpapatrabaho ng labis at kulang na sweldo, niyayapakan ang dignidad ng tao. Ang punto ng simbahan, mahalaga ang tao. Equal tayo lahat, kay mahirap, kay mayaman, kay kilala natin o hindi. Di po ba? Kay ano kang lahi o anong pananampalataya, pantay-pantay. Hindi po sinasabi ng social teachings na tayo lang Katoliko ang may dignidad. No. Ang sinasabi po ng social teachings, lahat ng tao may dignidad. Saan galing ang dignidad na to? Sa Diyos. Walang makakaalis, may makakakuha nito sa tao. Ano po?
So ito yung kumbaga pinoprotektahan ng simbahan para ang tao ay manatili na kumbaga magkaroon ng buhay na kaaya-aya. Hindi naman yung kaawa-awa. Hindi naman kinakailangang marangya, kundi may dangal. Ano po? Amen. So, opo, hindi po natutulog ang simbahan. Hindi nakikialam sa politiko, kundi binibigyan lang po tayo ng guidelines paano tayo dapat mag-isip, paano tayo dapat magplano, paano tayo dapat kumilos. Guidelines lang po ito. Correct. Ano po? So, yung rerum nobarum ko yan noon, ayaw kong maririnig. Nung naintindihan ko po ito, nung nag-aral kami sa Don Bosco, sabi ko, ay, laki palang kasalanan ko na hindi ko to inintindi. Ano po, hindi ko naunawaan na ganun pala kalalim ang social teachings. Ano po, yung rerum nobarum po na to eh, after 40 years, di ba, parang binigyan diin pa ulit. Ano po ng ating mga kung sino Santo Papa, di ako matandaan sa pangalan, ano si Kuya Carlo yan eh, photographic memory yan eh, Kuya Carlo. Ano po? So, yung quadragesimo anyo, kumbaga 40 years po nang akuan ng Rerum Novarum, inalalang muli. Kasi same issues, same problem, so same solution ang ino-offer, mas binibigyan ng diin. Nagdiwang pa nga ito po yun ng 100 years, kaya nagkaroon ng quadragesimo centesimo anos. Kasi talagang ganoon pinipilit ng simbahan na maunawaan ng tao, especially ng mga may kaya, na itreat ang bawat isa ng pantay-pantay. Kuya, meron ka ba experience sa mga ganyan? Actually, yun, dati, nung araw, mahilig din ako dyan na Kuya, nawala social. Ang sound. Hello. Okay na. Okay po. So, actually, ako, medyo nadikit ako dyan. Social, yun sa social teaching and social action. Nahilig din ako dyan nung araw. At totoo naman yun, yung bigyan ng kumbaga, pantay-pantay na pagtrato ang bawat tao. Eh, kasama yan. Dun sa sinabi mo nga, sister, social teaching, kung babasahin lang natin yung gospel, yung buhay ni Kristo, yun din naman yung tinuturo niya. Same lang. We just need to read between the lines. Dun sa mga turo ni Jesus, yung mga pangaral niya. Oh. Social teaching yun eh. Those are the same thing that he is trying to preach when he was alive at lumalakad sa earth, di ba? Parang on the context lang naman nung panahon na yon. Ngayon, dahil nga sabi ni Father Roselyn din, ang Biblia ay buhay, naia-apply din natin ngayon, di ba? Dito sa ating sitwasyon, halos pareho rin naman. And yun din yung same problem na naa-arise, yung selfishness, yung injustices, di ba? Kumbaga, kung ano yung naranasan nila, siguro in a different way, but yung nararanasan natin ngayon, kung pag ninilaya natin ng mas malalim, eh, almost the same situation. Diba? Kung ano yung situational context ng araw, yung political landscape ng araw, yung geographical landscape ng araw nung panahon ni Jesus, kung titingnan natin, almost the same, lumaki lang in a larger scale because nung that time, Israel lang. Pero now, it's the whole world that includes different countries. Di ba? Pero kung titingnan mo, ang Israel naman is 12 tribes. So it's, kumbaga parang lumaki lang. Di ba? In a large scale. And yung mga social issues is almost the same kung pag-aaralan mo. Kaya yun yung mahalaga sa atin eh, yung maintindihan ng bawat isa na sa payak na pag-explain sabi nga in layman's term, ano ba tong social teaching, sister? Ano ba yung saan ba kami nakakagawa ng kasalanan? Sa anong paraan ba kami nakaka
apekto sa buo na nakakapagbigay ng injustice sa ibang tao. Diba? Yun ngayon. Kuya, ano? Apo. Yun ngayon yung maganda nating iano sa ating mga audience eh, 'di ba? Sa anong paraan? Halimbawa, tama yung sabi mo, classroom. Sa classroom setting tayo, doon sa payak lang o sa kapitbahay na lang, sa kapitbahayan, 'di ba? Paano ba natin maintindihan itong social teaching sa to system? Opo. Kuya, di ba yung gamitin natin po yung Bible text, yung kwento ng The Rich Young Man. Hindi po ba? The Rich Young Man. Na ang tanong ay, sino ba yung neighbor ko? Di ba? Sino ba yung neighbor ko? Pero, hindi pala neighbor. Paano ko magiging, paano ko marireach yung ang kingdom of God? Di po ba? So, paano ko makakamit yung buhay na walang hanggan? Yun naman po, lahat po tayo, yun yung ating goal, makamit natin yung buhay na walang hanggan. So, anong sabi ni Jesus? Sundin mo yung 10 utos, which is tama naman, di po ba? Which is tama naman. Pero, ano sabi ni Jesus, di ba? Ginagawa ko po yan eh. Sabi ni Jesus, ibenta mo lahat ng meron ka, then follow me. Ano po, yung sa social teaching, is pinapakita po sa atin na we are all brothers and sisters. Ano po, hindi natin kailangan na maging ako yung number one, ako yung may pinakamagaling, ano po, kundi sama-sama tayo maglakbay na mayroong paggalang, ano po. Sama-sama po tayo na kumbaga kumikilala sa dignidad ng mga tao. Sama-sama po tayo na nangangalaga, ano po, tayo stewards. Ano po ng creation. Sabi nga, paano ba natin masasabi na naghahari na ang Diyos kung gusto natin ay maghari ang Diyos? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo. Okay. Paano ba natin masasabi na naghahari ang Diyos? Oh, the kingdom of God is the already but not yet. Sabi nga, di po ba? The already but not yet. Sister, ano yung already? Pag daw po na experience po natin yung kapag naghahari na yung love, peace, and justice, na yun, na-experience natin ang kingdom of God. So ano yung justice, peace na yan? Kasi kapag ka may love, ibibigay mo yung what is just. Pag ibinigay mo yung what is just, magkakaroon ng peace. Ano po? Kasi kuminsan kuya, halimbawa meron tayong minsan hindi natin gaano maunawaan. Ano ba 'yung kaibahan ng just ka? Okay. Doon sa kumbaga sa charity, sa justice and charity. Halimbawa kuya, ako ay empleyado kita. Hindi kita pinapasweldo ng sapat. Ang sweldo mo lang po ay 2 piso, pero dapat ay 3 piso. Di ko ba? Pinapasweldo kita ng 2 pesos instead na 3 pesos. Pagdating ng Pasko, binigyan kita ng 365 pesos. Mm-hmm. Tuwan-tuwa ka kasi sabi mo, napaka-bait ko, napaka-generous ko. Hindi po generosity yun, kuya. Binigay ko lang what is due for you na kinuha ko noong 365 days. Kung binigay ko sa iyo yung 365 pesos na kulang ko sa 3 pesos at binigyan pa kita ng another 365 pesos, yun po yung charity. Ano po? Yun po yung charity. Yung sinasabi ko kanina, kung ako'y naging patas lang, binigyan kita ng sweldo 3 pesos instead of 2 pesos, hindi ka maghihirap. Diba? Kulang pang pambilin sibuyas eh. Hindi ka maghihirap. Hindi ako naging cost ng ng paghihirap mo. Ano po, kung binigay ko 3 pesos, just ako doon. Di po ba? Nandoon yung justice. So kung nandoon yung justice, mabubuhay tayong pareho ng maayos. Kasi yung pinapasweldo ko, yung kinikita ko bilang kapitalista, sobra-sobra na dapat ibigay ko naman yung para sa'yo kasi kung wala ka, hindi ako magkakapera. Di ba ba? May computation tayong sinasabi para masabi natin magkano ba ang dapat na sweldo. Depende sa kinikita ng may-ari.
Eh kung sobra-sobra yung kinikita ng may-ari, tapos eh, nagipatay gutom pa din kanyang mga empleyado, nasaan ang justisya doon? Di ba? Wala. So, walang love. Walang justice. Walang peace. Di po ba? So, bakit magkakaroon ng peace kung mayroon just na pag-trato tayo sa bawat isa because of love? Justice will come only when we love, at ang bunga nito is peace. So, ito po yung gusto mangyari ng social teaching na, kumbaga, matutunan natin paano sa ating pagkilos, kumbaga, halimbawa, itong dignidad ng tao, paano ko gagalang? Hindi lang labor eh. Hindi lang labor sa pagtrato natin. Halimbawa, yung sinabi ko kanina na mortal sin, yung minomodify natin, genetic modification, di ba? Yung cloning, kaya nga ayaw natin ng cloning eh. Ano po? Ano tayo, Diyos? Hindi actually, naman tayo malilikha. Actually, apo. Sister, maganda nga yung nasabi mo kanina, no? About dun sa example mo na yung justice and charity, di ba? And it goes the same way din, di ba? Kasi parang ang nangyayari, di ba? Sabi mo nga sa sweldo, di ba? Sapat bilang isang negosyante, dapat iniisip ko yung kapakanan ng aking mga empleyado. Tama rin yun, di ba? It goes the other way around din naman, sister. Bilang empleyado, dapat iniisip ko rin yung kumpanya, di ba? Kasi minsan kasi ang nangyari bilang ako matagal akong nagtatrabaho ano. Maganda yung social na ano na, yeah, karapatan natin na sumeldo kaya tayo nagtatrabaho sumeldo. Pero on our part naman bilang manggagawa, nagtatrabaho ba ako ng maayos to compensate yung pinapasweldo sa akin? Kasi most of the time ang problema kasi is nakatuon sa sweldo. Kulang ang sweldo. Ang nangyayari, yung tao, kulang din yung trabaho na ginagawa. Hindi nagbibigay ng effort kasi, kumbaga parang nagiging cycle na lang eh, domino effect. Domino effect. Pero minsan kasi, hindi rin naiintindihan ng nating mga manggagawa na kasi hindi naman papakita ng kumpanya yung, ano, yung buong ledger nila, di ba? Yung buong kwa nila. So it's a matter of trust and it's a matter of kumbaga parang kasi bilang negosyante rin marami rin namang expenses aside from labor cost, may mga expenses din yung product na binibili, yung raw product eh baka tumaas din yung dahil tumataas ang gasolina, di ba? Parang ang maganda doon is paano tayo magiging magkakaroon ng social justice doon is to find, you know, yung solution through communication. Diba? Parang ganon. And sa mga maliliit na bagay, bilang isang manggagawa siguro, or bilang isang kapitbahay, eh syempre, iiwas na lang ako na, kumbaga halimbawa, kung talagang kinakapos, sa ibang paraan ko naman, mag-iisip ako ng paraan, paano ako hindi kapusin? Diba? Kasi minsan sinasabi, i-ano ang sweldo, itaas ang sweldo, may ceiling din ang sahod. Kasi kung tataas mo yung sahod, parang may epekto rin yan sa economics yan, sister eh. Medyo masalimuot yan eh. Si Margo dapat maimbitahan natin. <Explain. laughs> Basta kailangan equal lang din po yung sa kapitalista na magkano lang ba sinuswe yung kinikita. Doon iba base. Yun nga yun yung sinasuggest na ni sister, mga kabatang Minor TV, di ba? Parang yung maliliit na bagay, ano yung pwede natin gawin para magampanan natin yung ating pagtitika ngayong Kwaresma. Hindi lang naman ngayong Kwaresma, kundi sa buong taon, di ba? Parang maraming bagay, kuya. Maraming pamamaraan para ma-practice natin itong social teachings na to. Halimbawa po kuya, pag namamalengke tayo, ito sinasabi ko sa iba. Pag namamalengke tayo, magkano po yung galunggong? 100? 50 na lang po. Ha? Parang ikaw na lang ba may karapatang mabuhay? Di ba sobra naman yung pagtawad? So sa ganung bagay, nasaan yung justice noon, di ba? Pag nasa mall tayo,
nakalagay yung presyo, 2,000, tumatawad ba tayo? Eh, mayaman na may-ari yan eh. Pero ito nangangailangan. So, nandoon yun. Asan yung justice doon? So, iniimbitahan po natin ang ating mga manonood na sa paanong paraan po ba tayo maipapakita natin na tayo nagiging patas sa ating kapwa sa maliliit na pamamaraan. Hindi naman po natin kailangang mag-boast sa ating pong comment, kundi i-share lang po natin kasi baka ma-inspired yung iba na, oo nga, ano, hindi ko ito nagagawa. Ano saka, po? Ano, saka yung sinasabi po kay kuya na ano. Okay. Tama yung sabi mo, sister, support your local ano businesses. Yes diba? Po. Yung halimbawa, kapitbahay mo, nagtitinda ng siomay, bumili ka ng siomay. Hindi mo hindi kayo hingi ng siomay na, uy, wala bang libre dyan? Hindi ganon. Supportahan mo by buying those stuff. Opo. Diba? Opo. Yung kasi, bibili ka, hindi dahil minsan kahit hindi mo kailangan. Kasi bili ka kung may pambili ka naman kasi kailangan niya yung nagtitinda. Oo. Ano po? Kaya siya nagtitinda ay para kumita, para may ipambuhay sa pamilya. Diba? In lalo that way, nasa-serve mo po yung dignidad yung tindera. Ano correct. Po? Ito po. Kaya yung kuya, basta ang, sa social teaching po, pinakapundasyon ay ang dignidad ng tao. At mula po sa dignidad ng tao na ito, yung dalawang principle pa po, yung subsidiarity at saka po yung ating tinatawag na ano nga yung isa, subsidiarity pa, ano nga yung isang term na ginamit, solidarity. Ano po? So, magpo-flow po from the human dignity yung ating solidarity at saka yung subsidiarity. Pag sinabi po natin yung principle na ito ng solidarity, ito po yung kumbaga parang ginagawa natin ito para magkaroon po ng justice and peace. Di po ba? Ang lahat ng gagawain, iisipin, proyekto, gagawain natin, iisipin natin. Hindi ba natin nayuyurakan, hindi ba natin nababiolate, hindi ba natin nababastos yung karapatan ng iba? Di po ba? Kaya ngayon, di po ba, meron tayong mga interreligious, dialogue. Di po ba? Opo, mga dialogue. Kasi yung sasabihin natin, yung kakainin, halimbawa, pag kami gathering, may mga kasama tayong Muslim. Di po ba? So ano isa-serve mo? Magsaserve ka ba dyan ng hindi nila kinakain? So in solidarity po sa ating mga kapatid na Muslim, ano lang ihahain natin na pwede sa kanila? Na po, so sa gayon, mapapanatili po yung kapayapaan, walang galit, walang away. Kasi kung minsan, ano po, akala nila ang kapayapaan ay yung kung wala lang war. No. Ang kapayapaan po ay nandyan kapag ang mga tao ay merong pagkakaisa. Ano, hindi lang po absence of war, kundi ikaw ay at peace kasi wala kang inaargabyado, wala kang tinatapakan, wala kang nilalamangan, kundi nabubuhay ka na binibigay mo sa kapwa what is due. Ngayon, kung gusto mong bigyan pa ng beyond to what is due, yun po ang tawag doon ay charity. So, tayo po, mga kamari faith, ano po yung ating mga maliliit na bagay na pwede nating ngayong Kwaresma po is to go beyond these pillars na just hindi lang po maging giver tayo ng tulong sa mga mahihirap. Ano, hindi lang yun, kundi paano natin tutulungan. Hindi natin bibigyan lang ng isda, kundi paano natin sila tutulungang mangisda. Yung isa pong principle pa ay yung tinatawag natin subsidiarity. Ito mo subsidiarity, kumbaga parang binibigyan natin ng pagkakataon yung iba. Ano po, kumbaga i-divide natin yung mga work, hindi nakasentro. Ano, hindi nakasentro sa madre lang, hindi nakasentro sa pari lang, hindi nakasentro sa presidente lang, kundi binibigyan natin ng mandato ang bawat isa na magkaroon ng desisyon, na ma-practice niya yung kanyang kakayahan, yung kanyang talento, in a way na magkakaroon pa din ng unity. Yung practice na ito, yung mga desisyon na ito, ay dapat hindi hahadlang sa common good. So, kung ang pundasyon po natin ay ang yung dignidad ng tao, mula po sa dignidad ng tao na to, kumbaga, yung another principle, subsidiarity and solidarity, kapag ito pong dalawa na to ay ating pinractice, isinabuhay, ano po, maging aware po tayo na mayroong ganitong prinsipyo ang ating simbahan,
Ang dapat, kumbaga, ang common denominator po nito is for the common good still. Mula po doon sa dignidad ng tao. Yung common good lagi ang ating goal. Hindi akin lang, ako lang. Kasi ang nangyayari po sa atin ngayon, lahi ko lang. Di po ba? You see, kuya, di ba? Alam natin yung word na one word, development. Yan. So, ang sabi ng iba, ang development ay yung halimbawa, natayuan mo to ng establishment, naging urban na itong dating itong bukid na ito, ngayon ay urban na, di po ba? The urbanization ng isang lugar, pagkakaroon ng matataas na building, nilagyan mo na maraming mga pabrika, yun po ba yung tinatawag nating development? So, ano po ba yung, ang tanong po doon eh, ano po ba ang kahulugan ng development? Ano po? So, ang development, sabi nila, yung umuunlad ka, di ba, nagkakaroon ng, yung kumbaga, ekonomiya umuunlad. Ang salita daw pong development ay oxymoronic word. Ibig sabihin, it contradicts itself. Yung meaning niya, kumukontra din po sa kanya. Kasi, pag-unlad po ba nating masasabi kung nasira naman ang palayan, nasira naman ang kabundukan? So nasaan po diyan yung ano, yung justice? Ano po? Nasaan diyan yung development? Wala. So, development is an oxymoronic word. Like for example, another. Another po, another thing is the globalization. Di po ba? Globalization. Sa globalization, sabi nga niya, parang eto lang yan eh. Katulad natin ngayon, di ba? Because of globalization, napasabi nga, napapanood tayo sa ibang bansa. Parang ang ating kapwa ay, kumbaga, sa globalization, sa globalization, we make others our neighbors. Kahit na nasa ibang bansa, parang neighbor lang natin. Pero ang problema ng globalization, nagiging neighbor nga natin ang ating kapwa, pero hindi brothers and sisters. Magkaiba po yun. So, ang kailangan natin, yung ating mga kapwa, using yung itong sistema na to, the globalization, ay makatulong sa atin upang mas maging malapit tayo na as brothers and sisters. Ano po? Kasi pag sinabi natin in solidarity, hindi lang po sa kakilala natin o alam nating mga tao. Solidarity po doon sa mga kahit hindi natin naaabot, nakikita, hindi natin kilala, ang kilos at gawa po natin ay kailangan para sa kabutihan din nila. Ano po? Another, halimbawa, kung ang pag-uusapan po natin ng environment, yan, stewards po tayo. Paano po natin i-apply ang social teachings dito sa atin, sa pagkonsumo? Halimbawa, ako po ay meron lang dalawang kamay. Kaliwat kanan. Hindi ko kailangan ng limang relo. Di po ba? Ako po ay meron lang paa, isang kaliwat, isang kanan. Ano po? Hindi ko kailangan ng 10 pairs ng shoes. Ako po ay ganun lang bang damit ng kailangan ko? Hindi ko kailangan ng dalawang cabinet na hindi ko naman naisusuot. Kasi itong lifestyle natin na to, sino ang nagdurusa? Hindi po ba ang kalikasan? Saan ba galing ang ating mga damit? Sa hayop, sa halaman, yung mga sapatos natin, mga ginagamit natin, sa environment. So, kung tayo ay sobra-sobra ang konsumo, ang laki na nawawala sa ating kalikasan. Alam niyo po, di ba, footprints? Meron tayong tinatawag na ecological footprints. Ano po? Ibig sabihin, yung bang pagkonsumo ko, malaki. Malaki ang nagiging, kumbaga sa footprints, malaki po ba ang nasasakop dito? Dapat maliit lang. Bakit? Kasi huwag natin ubusan yung iba. Ano po? Hayaan natin sila may-ari din. Hayaan natin sila i-enjoy din nila yan. Hindi puro akin lang. Sa akin lang. Gusto ko to eh. Ah, diba? My body, my decision. Kaya kung gusto ko mag-abort, kung gusto ko magpatato, everything. My body, my decision. Diba? I have money. Nagtrabaho ako. Pinagpaguran ko ito. Diba? Kumbaga, pinaghirapan ko ito. So, bibilhin ko kung ano yung gusto ko. Yes, tama po yun. Pero, applying the social teachings of the church, bakit? The social dimension,
baka sa sobrang pagkonsumo ko, may nagsasuffer. Ibang tao. Ano po? So, mga kaka-marifate, ano po ba ang ating masasabi sa ating pinag-uusapan? Ako po ba? Kumbaga, malaki din po ba ang aking ecological footprints? Sa akin po bang lifestyle? Hindi po ba? Pwede namang gumamit ng tabo. Pero bakit in shower may sobrang lakas? So, ang daming-daming nangangailangan ng tubig. Pag kumain tayo sa mga mall, hindi po ba? Sa mga food chains, ang daming itinitira. Sasabihin ko, ang daming ang hindi kumakain. Alam mo, sasabihin ng mga pilosopo, hindi naman po nila kakainin yan kung ititira ko eh, di po ba? So, ibig sabihin, yes, walang kakain yung tira mo, pero yung kinonsumo mo, dapat nakonsumo na yun na iba. Di po ba? Maging aware lang po tayo, yung sinabi niyo po kanina kuya na, yung awareness na sa lahat ng gagawain ko, sa lahat ng decision ko, naaapektuhan ng aking kapwa. Yes. Ano po? Actually, yun naman yung principle ng social teaching eh. Whatever, yung principle ng social teaching is what, like kumbaga yung in-explain ni sister, ilagay natin sa layman's perspective kasi medyo masyadong malalim ba. Kumbaga yung sinasabi ni sister, mga kabatang Minor TV, yung kagaya dignidad ng tao, yung subsidiary, solidarity, yung social responsibility regarding environment, yung mga ganon. Pwede nating i-summarize yan sa in layman's term na kagaya niyan. Yung pag may gagawin tayo, iisipin natin, nakaka-apekto ba to sa aking kapwa? Nakaka-apekto ba to sa kalikasan? Nakaka-apekto ba to sa aking kapitbahay, 'di ba? Pag sinabing kapwa, lahat na 'yon, including yung hayop, environment, everything, 'di ba? So, yung gagawin ko ba na to ay may epekto? Ano yung epekto? Makakasama ba to o makakabuti? So, yun yung sinasabi natin. And in terms of kumbaga yung sinasabi rin ni sister na ano, na yun yung social justice, yung equity sa equality. Pag sinabi nating pagkapantay-pantay, hindi ibig sabihin, eh, kumbaga meron ako nakita sister na Facebook, yung parang meme sa Facebook dyan eh, nanonood sila ng karera, may mataas na fence. Tapos, pag sinabi kasi nating pantay-pantay, lahat sila nakatungtong sa pantay na natuntungan. Apo. Pero iba-iba yung height nila, di ba? So, pag nakatuntong sila sa pantay-pantay na tuntungan, yung maliit, hindi pa rin makita yung pinapanood. Kasi pantay-pantay ba nun? Pag sinabi natin equality, is that we give chance others na mapanood yung palabas. So, ano mangyayari? May makukuhang dapat yung tuntungan ng maliit mas mataas kaysa doon sa matangkad para correct, lahat eh makikita yung pinapanood. Okay. Di ba? Yun yung kasi yung iba kasing konteksto kasi nako masalimuot, matagal na namang kwentuhan niya. Opo, totoo po yung kuya. Di ba? Ganun yung so iisipin natin yung ginagawa ba natin ay nakakatulong ba sa ating kapwa? Nabibigyan ba natin ng equality yung ating kapwa doon sa gagawin natin? Ibig sabihin ng equality eh, kumbaga eh, natutulungan ba natin silang, doon sa ating example eh, natutulungan ba natin yung kapwa nating medyo maliit na makapanood nung dapat, na napapanood mo din. Di ba? So, yun yung sinasabi natin, kuya, na giving what is due. Yeah, kasi giving, yung need niya. Yun yung need niya. Yun yung need niya. Yun yung sinasabi ni Father Joseline kahapon, kagabi, di ba? Na kung ano yung pangangailangan, yun yung ibigay. What is due to the person? Kasi mamaya sabi, oy, nagbigay naman ako, hindi naman niya kailangan. Anong purpose pa na ano? Dahil para lang makapagbigay ka? Di ba? So, yun din yung iisipin natin. So sa pagnilayan ko nga sister eh, no, sa sabi mga prayer, fasting, almsgiving, sa paanong paraan bilang isang simpleng
simpleng Kristiyano, taanong paraan ko magagawa ito based dun sa mga social teaching natin. Alam mo, sister, na pag nilayan ko, kagaya niyan, example, ha, kakain, kahit dito sa US, bibilib ka rito sa US, kakain sa fast food. Kumain lang ng tama, pero halimbawa, pagkatapos mo kumain, ilagay mo yung pinagkainan mo doon sa basurahan. Yes. Ganun lang kasimple. Yeah. Yung simpleng act na yon is makakatulong kanino? Doon sa crew. Kasi hindi na niya kailangang maglinisin yung ating ano. Kasi minsan nakasanayan natin, eh, kakain tayo sa fast food chain, sa Jollibee. Di, ang daming mga kalat na ganun, iiwanan, aalis. Diba? Ito naman si, dito po sa US, wala pong, may mga crew, pero hindi po ano, kasi lahat po dito, pagkatapos nila kumain, tinatapon nila. Ikaw magtapon ang sarili mong pinagkanan. Lagay mo doon sa, parang may bus area sila doon eh. Na, para sa seminaryo, ginagawa po namin sister sa seminaryo. Pagka bawat meal namin, meron kaming lagayan ng kutsara, lagayan ng tinidor, lagayan ng pinggan, nakaseparate yan, ilalagay lang namin doon. Kami magmimismis sa ano. Alam ko dati nung panahon ni Father Joselyn, pinagawa rin niya yung, kaya may lababo na doon sa refectory eh. Pinaguhugas na rin niya yung mga seminarista. Diba? Kami po, na-train po kami dati, talagang kami ang lilinis ng aming pinagkanan. Diba? So, yun. So, yun po yun. Act of charity. Oh. Yun po ba yun? Pwede rin act of charity yun. Kasi, okay. Diba? You are giving something beyond. Oh. And then, ano ba yun na? Nakalimutan ko, isa ko pa sasabihin. Kagaya na sa pag, halimbawa, sa trabaho din. Diba? Sa trabaho, lagi tayo nalilate. Huwag na tayo malate. Diba? Let's give the company what is due din. Diba? E minsan, ang problema kasi sa ating, lalo na tayong mga Pilipino, eh, lahat naman tayo, ako, guilty rin dun eh. Minsan kasi na nauunahan tayo ng gusto nating makapanggulang, makalamang. Yun minsan ang problema. Yun minsan yung nagiging conflict. Bakit yung mga ganitong social teaching, hindi natin kuha na? Kasi nagiging ano tayo. Dapat kuya both, 'di ba? Yung hindi naman kasalanan din ng ibang mayaman na sila yung mayaman. We have the right, 'di ba, to own na magkaroon ng business. Kaya lang sinasabi noon enough. Ito naman pong mga mahihirap, 'wag naman pong kumbaga maging abusado, 'di po ba? Inaman kumbaga tignan din po natin. Ikaw mismo, tinataas namin ang dignidad mo, pero ikaw din alagaan mo din 'yan. Tsaka ilagay mo din sa tama. Ano po, dahil sa panahon natin ngayon kasi parang ang labanan kuya eh, kailangan ko mag-survive. Kaya okay. Kailangan ko itong gawain. Tabi ko na muna yung prinsipyo ko sa buhay. Kasi kailangan namin na makakain. Hindi eh. Tama po yun. Kapag kailangan ko mag-survive. Pero sa tamang pamamaraan. At sa kabilang banda naman, tayo din naman po mga tao ay tingnan din po natin na baka mamaya yung ginagawa natin ay nagiging cause din para magkasala ang ating kapwa. Ano po? Doon sa, minsan, isa pang kailangan natin bantayan sa ating sarili. Kung minsan parang kapag tayo yung giver, kapag tayo yung donor, ang tingin natin is, kumbaga, parang agad tayo. Ano? We are patrons tayo ng mga poor. So dapat tingnan din daw po natin na we are partners. Partners natin sila. Tandaan natin, ang salvation is still communitarian, kuya. Di ba? Communitarian. Hindi mo pwedeng sabihin na I love myself. Di ba? Hindi mo ma-express yun, di ba? Yung meaning ng love ay magkakaroon lamang po ng kaganapan kung merong somebody na we can share this love. Ano po? Kaya nga, love is something that we give it away. Ano po? Hindi pwedeng I love myself lang. So, kung tayong mga tao po ay nagiging conscious lang po sa lahat ng bagay na ito na ayon, kasi para, kumbaga sabi mo nga kanina, ito yung gusto ng Diyos eh. Kumbaga, ito yung laman ng hindi, ang social teachings po ay hindi po nilikhala ng simbahan dahil gusto. Galing po ito, sabi niyo kanina,
sa buhay mismo ni Jesus sa sinabi at ginawa niya. Yung gusto niya na lahat ay equal, correct, lahat ay pantay-pantay, mahirap, mayaman, kaya nga, di ba, no Jews or Greek, women or men, rich or poor. Ano yung vision ni Jesus? That all may be one. Ano po? That all may be one. So, hindi naman natin, sister, sinasabi na wala nang maging mahirap o wala nang maging... Kumbaga, in reality po, lahat po tayo ay may estado sa buhay na kanya-kanya. Depende po sa ating pinanggalingan o sa ating mga ginagawa. Di ba? So, hindi natin... Kagaya sabi, si Padre Roseli ba nagsabi na yun na hindi naman natin mayaalis. Laging may mahirap. Di ba? Laging kasama natin ang mahirap. Si, basta may isang bishop ata, Bishop Sok. Basta naringan ko na yun eh. It's a matter on how we will walk together with them. Or yes, as bilang ako, bilang isang mahirap, paano ako mag-walk together with doon sa merong privilege or yung medyo mayaman, di ba? So how we will be working together harmoniously. At isa yung maliliit na bagay po na yon na tinuturo ni Sister Pearly, yung mga social teaching, is makatulong sa bawat isa, mahirap man o mayaman, na doon sa maliliit na bagay na ginagawa natin, iisipin natin, una, yung dignidad ng tao. Na mayaman man o mahirap, yung dignidad ng tao. Pangalawa is kung ito yung gagawin ba natin ay merong epekto sa buhay niya at doon sa environment na o doon sa community na kinabibilangan ninyo. Ganun lang kasimple. Opo, tandaan natin, napakalapit sa puso ni Jesus ang mga mahihirap. Ano po? Yung pinag-uusapan naman natin, kung yung sinasabi natin, kailangan na equal, justice. Hindi naman po ito yung pagiging komunista. Ano po na by hook or by crook. Ano po? Kailangan equal lahat. Hindi. Naku, masalimuot po, mga kabatang Minot TV, kung tayo po ay masalimuot na diskusyonan yan. Dahil marami pong, a lot of sides of the coin, di ba? There are two sides of the coin. Marami pong mga gray area, maraming yes, pinagtatalunan sa mga bagay yan. Pero ito po yung ginagawa namin ni Sister Pearly is sinasabi natin, real talk. Practical lang tayo. Na kung, apo, kumbaga, kung paano natin i-apply yung prayer, fasting, almsgiving through social teaching, is a simple pamamaraan lang. Kagaya nung sinabi natin kanina, di ba? Think before you act. No? And consider yung people sa community mo, yung mga nagtitinda, di ba? Tulungan, bilhan, di ba? Ano pa ba, maging aware sa paligid. Halimbawa, yung kapitbahay, may ano, di ba? Sometimes, magbigay ka kung ayaw mong, di ba, nagpa-fasting ka. Magluto ka, pero bawasan mo, bigay mo sa kapitbahay yung iba. Baka yung kapitbahay mo, hindi naman kumakain pa. Diba? Apo. Yung ganung awareness. Yung ini-encourage po tayo ng simbahan na hindi maging komunista. Ano po? na by hook or by crook. Ayan, hindi. Ang ini-encourage po sa atin ng simbahan ay do everything with love. Maging do everything with yung love. Yung pakikipagkapwa tao. Yes, yun ang term. Apo. Hindi pagiging everything. Ano, hindi ka pinapwersa kundi nagpa-fasting ka, nag-almsgiving ka, 'di ba? Nagpe-pray ka. Ano po, ginagawa mo ito because you love God through others. You love others with the love of God. Ano po, kasi mahirap yung si God lang love natin tapos wala tayong pakialam sa ating kapwa. Ano po, correct. So kailangan po ay, kumbaga, ang pati kapwa natin ay, sa kapwa natin ay napapadama natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Naku, kuya, yung ating mga viewer, isi-shout out po natin. Ano po, bago tayo. Oo nga. Ano po? Dalawa lang kasi tayo, kaya yung mata ko nakatutok. Tapos, hirap ang multitasking. So, pasensya na po, ano po. At ang mga katikista po ito, si Sir Jodit, chat, si yan. Christopher, si Marieta. Okay. Okay, shout out po kay Sister Fen ng Fatima, Sister Felit, Fatima to, Marilu, okay, Sister Letty ng Malanday, Sister Vilma,
Ugo. Hello Mga po. kasigisto ko ito, kuya. Sister Eto. Emmy, Sister Christina, yan, Sister, si Ate Glo, Sister Victoria. So magandang gabi po sa inyong lahat. Si Aliandre, taga Mekawayan. Si Ate Hermy, okay po, Sister RC, katikista din po ito. So, puro katikista to, kuya. So magandang magandang gabi po sa inyo. Kay, pasensya na po. Kay Sister Victoria Capuli Reyes, ito yung taga dito rin. Kapitbahay ko yan. Kasi Sister Christina Clavito, Ernie Reyes, Vilma Lata, Leticia Duque, Marilu Donicio, Feli Macaranas, Marietta Cruz, Christopher Baradi, Judith Mendoza, Annie Nicolas, Rosibel Deticio, Rosie Bakirin. And Sister, I will just want to take this opportunity to greet yung ninong ko, si M1, si Lito Verhel de Dios. Happy birthday po. Nung March 1, nag-birthday siya. Happy, happy birthday po, ninong. Ninong ko namin sa kasal. At hi din po sa mga tito at kuya namin sa Immaculate Conception Seminary, yung sa Kiksay, sa alumni. Hello po sa inyo. And si Father Vince Reyes, nagdaos din siya ng kanyang kaarawan. Happy birthday po. Father Happy birthday Bean. Po, Father Bean. So, po. So, ako din po, binabati ko po yung aking mga kamadrihan, ano po, ang mga RCMCs at ang mga katikista. Ano po, hindi ko alam kung nanood ang aking pamilya, nakalimutan kong mag-share, ano po. Baka ano po yan, membro din po ng Team Replay, ano po. Ano, so, sana po, ngayong gabi, kahit paano eh, kahit dadalawa kami ni Kuya eh, marami kayong natutunan, ano po. Isa lang naman pong punto natin eh, kumbaga, do everything with love. Hindi lang para sa sarili, kundi ginagawa ko ito kasama ang aking komunidad para sa aking komunidad. Ginagawa ko ito within my community kasi ito yung gusto ng Diyos para sa atin. Yes. We practice the three pillars sa, kumbaga, applying the social teachings na ginagawa ko ito going beyond kasi nagmamahal ako, mahal ko ang Diyos. Kaya ang bawat ikikilos ko, titignan ko kung ito ba ay para sa kapakanan ng aking kapwa, hindi sariling kapakanan, kundi para sa lahat. Amen, amen. Ako. At yun nga, kahit tayo ay kapos, hindi man tayo mayaman, o kahit man tayo ay isang simpleng mamamayan, eh magagawa natin itong prayer, fasting, and almsgiving sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa o sa ating kapitbahay. Remember, hindi lang po tayo mag-i-stay sa bahay natin para magdasa lang. We have also need to do some action. And kaya nga meron tayong mga ganitong social teaching is to help us do these social actions towards others. Kailangan din nating kumilos. Kailangan din nating mabuhay. We are not an island. We need our neighbors. Kailangan nating mabuhay kasama ang ating mga kalakbay. Which is ating social mga, being. Mga we are social being. We are social being. Kaya nga, di ba? Opo. Oh, yun yun. Saka ano po, kahit gaano kaliit, sabi nga po sa pondo ng Pinoy, anumang yes. maliit, basta malimit, ay patungong langit. Ano po, at tandaan po natin, hindi natin kailangan maging mayaman para magbigay. Sabi nga po sa PCP2, walang mayamang hindi nangailangan. At walang mahirap na hindi nakapagbigay. Kaya natin to, maliliit na bagay, we do it, hindi lang para sa ating sarili. At sabi sa ni sa Father Roselyn kagabi, hindi lang naman in terms of money yung pagbibigay. Maraming paraan para tayo magbigay. Pwede tayong nakakapagbigay tayo sa ating kapitbahay, pwede ng pasensya. Nakakapagbigay tayo sa ating kapitbahay ng katahimikan. O, di ba? Yes. Maraming paraan. At yun po ay depende po sa ating, kumbaga, kaya nga po nandito kami para makapagbigay po sa inyo ng kahit kaunting kaalaman. Ano-ano ba yung mga paraan na yun? Marami pong paraan. At yun po ay basta taos sa puso natin yung ginagawa natin at nakakatulong tayo sa ating kalikasan, nakakatulong tayo sa ating kapitbahay. O, kagaya ng pagsuporta ng mga naglalabas lang diyan ng tinda, di bumili tayo kahit konti, makatulong sa kanila, di ba? At para yun ay suportahan natin kasi ang komunidad na nagtutulungan malayo ang mararating, malayo ang patutunguhan. Ayan.
Okay. Sa kuya, sama-sama tayo ngayon. Di ba? Sa Synod on Synodality, ang tema yes. natin, sama-sama tayo. Alright. Ipo! Nako, sister, bitin. Demo, dalawa lang tayo. Paano pa kung apat tayo, di ang tagal natin nagkwentuhan. Miss kong dalawa, si Kuya Carlo. Si Kuya Carlo, ano ko yan eh, walking dictionary ko yan eh. Amen. Ano po, memorize ang mga teachings of the church eh. Ano po, tsaka si Kuya Pip, ang mga experiences ni Kuya Pip, napaka-inspiring. Ano po. So, maraming salamat po, mga Kamari Faith, sa susunod na buwan. Kuya, ano bang sa susunod na buwan po tayo? April. Hindi ba matatapat ng ano? Matatapat ah, hindi tayo. Naman matatapat ng ano. Hindi naman. Holy Week, hindi ano. Black Saturday. Hindi. Matatapat ba? Black Saturday. Hindi po. Ano pa? Bago mag-Palm Sunday po, siguro. Hindi, Black. Wala akong calendar. Ano bang Palm Sunday? 9 ano? 9 ang Palm Sunday. So, 8. 8. April 8. Ah. April 8, bago mag-Palm Sunday. Nako, matinding usapan na naman ito. Kuya, kahit... April na tayo, no? April 1 ulit. So, okay pa. April 1. Ayun pala, April 1 pala. Tama. So, okay pa. Tama, ay. Holy Week. Sarap na kwentuhan natin, kuya. Alam mo, kuya, nakakaluwag sa damdamin ko kahit paano nakapag-share ako dito. Kasi, kumbaga, noona, ayaw ko nitong social teachings. Pero, noong naunawaan ko, sabi ko, woe to me kung di ko ito ibabahagi sa iba. Maraming woe to me. Minsan maraming misconception yan. Pero yun pa, pag-usapan natin, baka may part 2 pa to. Kasi masyado pong maraming usapan itong social teaching. At maganda rin pag-usapan, diba na sister? Pero nakagumagabi na yung ating mga manonood, especially yung mga dual citizen natin eh. Medyo kailangan ng matulog. So sister, okay. Siguro eh, pagbigyan mo kami ng closing prayer para okay. Tayo ay i-wrap up natin ating program. Okay po. Sa ating pong pinag-usapan, tayo man po ay magkakalayo. Okay, damhin po natin ang presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa mga bagay na amin natalakay ngayon. Salamat po sa inspirasyon. Salamat po sa aming karanasan. Salamat po sa aming kapwa. Dahil po dito, patuloy po naming nararamdaman, nakikita at nararanasan ang iyong walang hanggang pagmamahal at awa sa amin. Sa kabila ng aming mga kahinaan, hindi niyo pa rin kami pinababayaan. Patuloy niyong isinusugo ang iyong mga alagad upang ipaalala at ipaalala muli sa amin ano ang aming nararapat gawain at isipin. Maraming salamat po sa aming kapwa na sa pamamagitan po nila ay naipapadama namin ang pag-ibig na ipinunla niyo sa amin. Maraming salamat po sa aming karanasan kung saan patuloy namin kayong nakikita, nakakasama. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Tulungan niyo po kami na sa darating na bukas at mga susunod na araw, kami maging responsable niyong tagapangalaga sa aming kapwa, sa aming kalikasan, lalo't higit para sa aming pananampalataya. Bigyan niyo po kami ng mga grasyang aming kinakailangan pa upang maipahayag namin palagi sa isip, sa salita, sa gawa, sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay, kung ano ang dapat naming sabihin at gawain. Huwag nawa kaming matakot kung ito ay makatutulong upang umunlad ang aming bayan, upang umunlad ang aming simbahan. Bigyan niyo po kami ng katatagan sa mga pagsubok, lalo't higit ang pagsubok sa aming pananampalataya. Patuloy niyo pong isugo sa amin na iyong banal na espiritu at gabayang kami bilang mga katikista, bilang isang binyagan sa aming misyon ang magpahayag ng mabuting balita. Ang lahat po ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus na nabubuhay at nagahari kasama ng banal espiritu magpasa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayun, nako, maraming salamat sister sa inyong sa iyong mga shiner at sa iyong pagbibigay oras. Ayun, no? Kagaya niyan, yung panonood niyo po ngayon nakapagbigay po kayo ng oras para matuto kayo at also natulungan niyo rin po kami dito sa Batang Minor TV dahil po yung views po ninyo
eh nako-convert po natin yan para ma-promote yung vocation. Nakakatulong tayo. Paano ba tayo makakatulong? I-like at i-share itong programa. I-share din natin itong programa na to at i-like din natin yung page. Lahat ng page natin sa mga parokya, i-like natin para nakakatulong po tayo sa ating pag-evangelize. Diba, sister? So, nako. So, magkita-kita po tayo next month po. Kagaya ng sinasabi po natin dito sa Batang Minor TV, we bring Christ closer to you and we bring you closer to God. Kaya hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo. Abangan nyo po yung mga programa, yung Verbum po every Friday. Ilalunch, i-re-relaunch po namin yung BTS, yung Bible Trivia Saturday live. At yung Kriska po, nako. Ito na naman tayo sa Kriska. Nako, sino kaya ang ating mga guests sa Kriska na magandang kwentuhan every third Saturday of the month. So, hanggang sa muli po. Happy weekend po. And good night po. Have a good sleep. If you like this video, please give it a thumbs up and click the subscribe button. Thank you and God bless.